Okay, so magandang araw sa lahat ng mga kasitsyon natin. Basapin damit ko. Kakatapos ko lang kasi maglaba. So ngayon meron tayong pag-uusapan na topic na hindi rin napapansin ng karamihan pero importante din naman. Kasi baka mamaya isa sa mga alaga ninyo ang nakakaranas ng ganito. Baka mamaya akala ninyo normal lang. Pero yung pala may problema na. So, hindi na natin patatagalin. Ano ba yon? Kung familiar naman siguro ang karamihan sa atin pagdating sa term na UTI o yung infection sa ihi. Kung sa tao mayroong ganon, sa mga alaga nating aso, meron din ganon. Kaya, kung naalala itong topic na to, kasi nung kailan lang, meron akong inaabangan na mag-i-hit na alaga. Eh, ang nangyari, lagi ko nang binabantayan, may isang araw may nakita akong spot o dugo. So, akala ko hit na. Pero napansin ko, yung mail ko, parang di naman siya na-attract o parang baliwala sa kanya, hindi niya naman sinusundan. Kasi kadalasan kapag hit na, eh, sinusundan niya ng lalaki at kinukulit na yan. At isa pa, hindi namamaga yung kanyang pepe. So, nagduda na ako. Pero bago yun, meron ako nakitang ibang mga senyales pero hindi ko muna pinagdudahan kasi minsan kapag ang mga shih tzu natin malapit ng mag-hit, eh ihi ng ihi yan. So yun ang pag-uusapan natin. Ano ba yung, paano ba natin malalaman na posibleng may UTI yung alaga nating aso? Kasi kung yung iba hindi familiar sa ganitong sakit, nang gagawin yan, para makasigurado sila, pupunta sila sa vet, kukunan ng blood sample yan, tapos sample ng ihi, ititest, at yun, reresetahan nila kung positive o negative, medyo magastos. Pero kung familiar kayo sa mga sign, pwede nyo naman kasi paresetahan na kagad ng gamot at antibiotic. Baga, hindi nyo na kailangan yung mga blood test, urine test, kung tingin ninyo, eh, UTI nga yun. Kaya, advantage yung may konting kaalaman, kahit hindi naman 100%. Kung talagang kulang sa budget, kasi minsan kinakapos tayo ng budget, okay lang kung nasa kalagayan tayo, kahit lahat ng test yung paggawa natin sa mga alaga natin. Ngayon, yun, pag-usapan natin, ano yung mga, paano natin malalaman kung may UTI yung alaga nating aso? Minsan, napansin, kung mapapansin ninyo, yung mga alaga ninyong shih tzu o aso, inom na inom, minsan natutuwa tayo, oy, malakas uminom yung alaga ko at healthy. Oo naman, tama naman, at kung malakas uminom, nakakatuwa yun. Pero yung pag-inom niya, eh, parang kakaiba. Parang masyadong madalas yung pag-inom. Parang, kumbaga sa tao, parang ano, parang may sakit na, ano ba tawag doon, yung mataas yung sugar? Diabetes. Ba, malakas uminom ng tubig din yun, yung may ganong kondisyon. O, parang kakainom lang, tapos iinom ulit. Hindi na maganda yon. Isang senyalis yon kapag laging parang nauuhaw yung mga alaga ninyo, inom ng inom, senyalis yon. Baka may problema siya sa kanyang pantog, di ba? O kaya meron siyang UTI, makulit eh. Ngayon, kung ihi ng ihi, yung aso ninyo, isa din yon. Palakas uminom, syempre iihi ng iihi yun. Aba, umihi siya ng bigyan natin ng oras, umihi siya ng 1 PM. Tapos, 1:15, umihi ulit. Tapos, 1:30, umihi ulit. Medyo madalas yung pag-ihi. At saka, hindi na siya umiihi kung saan siya umiihi. Kasi minsan, ang kadalasan sa mga aso natin, eh, umiihi yan sa nakasanayang lugar. Alam ba, kung sa basahan sila umiihi, o kaya meron silang specific na lugar na pinupuntan kapag umiihi sila o dumudumi sila. Pero hindi na nila nagagawa kung saan-saan na sila umiihi. Sign po yun na meron silang problema. Hindi na nila nakokontrol yung kanilang pag-ihi. Yun. Una, labis sa pagkauhaw, ihi ng ihi. Pagkatapos mapapansin niyo yung malakas naman kumain pero yung katawan medyo
pumapayat siya. Kasi hindi mo malalaman eh na may sakit kasi malakas kumain eh. Yun, medyo numinipis yung katawan. Tapos ito, ito yung magpapataas sa posibilidad na may UTI siya, yung may kasamang dugo yung ihi. Misan may madugo, misan halo yung dugo, misan may ispat ng dugo, o di kaya parang cloudy yung dugo. Yan, medyo hindi na maganda yan. So, mas maganda kung ni-budget kayo, dali nyo sa vet, pa-check up nyo, kukuna ng ano yan, ng blood sample, tsaka ihi, itetest nila. After ma-confirm nila na mayroong UTI yan, resetahan kayo ng tinako ngayon gamot, pamiabot mo ngayon gamot, yung kulay black. Yung parang may halong sambong. May mga ilang mga matatagal na sa pag-breed ang nagsasabi sa akin na yung sambong ng pantao. Pero mas maganda na ilapit nyo muna sa personal na vet ninyo para maresetahan yung angkop, kasi hindi naman porket may UTI. Yung dosage kasi kailangan mo rin ipatimbang yung aso mo para malaman kung gano'ng karami yung ibibigay mong gamot. So, meron akong merong akong gamot na binili. Pangalawang beses kong nakabili ng ganito, yung Novafol ha, ang nakalagay na brand. Yan. Baka familiar kayo. So, ito, nakalagay dito. Meron na siyang sambong, yan. Plus ba na ba? Tapos may probiotic siya. Vitamin B1, B6, B12, may mga ganun siya. So, ito yung pinapainom ko. 2 weeks ko siyang pinapainom. Tapos hanggang 1 month, depende yon. Kapag nakita mo yung improvement, kasi ngayon napansin ko, hindi na siya masyadong nauuhaw at hindi na siya masyadong umiihi. So tingin ko, may epekto na yung gamot. Tapos, kasama, pwede kayong bumili nito kahit walang reseta. Tanong nyo sa vet nyo, punta kayo sa vet ninyo, alam, alam nyo may UTI siya, bilahin nyo na ganito. Maganda dito sa kidney at liver nila. So, supplement to eh. Pwede nyong bilhin ng walang reseta. Pero yung antibiotic, kailangan nyo talaga ng reseta dyan. Ngayon, dahil kakilala ko yung vet at alam naman ng vet na medyo familiar na ako sa mga ganong ano, issue. So, kaibigan ko naman sila. So, nakakabili tayo ng antibiotic. Ngayon, pinapatimpla ko na lang sa vet yung antibiotic na binibigay natin sa alaga natin. 1 week lang naman yung antibiotic para yun sa mga secondary bacterial infection. Kaya kailangan antibiotic. So, madali lang naman siya gamutin kung maaga pa lang nakitaan nyo na kagad ng sintomas yung mga alaga ninyo. Kasi kapag lumala yan, baka hindi na natin maagapan. Kaya doon sa mga kashitsu natin na may ganong kondisyon, ihi ng ihi, tapos yung ihi, mapanghi. Kasi minsan pag maganda ang dog food mo, hindi naman ganong kapanghi yung kanilang ihi eh. Pero yung ihi nila parang stinky, medyo may problema yon. Kapag may ihi ng dugo, hindi na maganda yon. Agapan ninyo mga kashitsu natin o doon sa mga dog lover natin. So, ang tanong, magkano? Hindi na ako siningil ng check-up eh. Dito sa vet ko kasi 250 yung parang check-up yung bayad. Pero hindi na ako siningil. Ang binayaran ko na lang yung gamot tsaka yung antibiotic. So yung gamot, ay presyo to. Medyo may kamahalan lang itong na nabili natin. 650. Ewan ko kung sa ibang mga pet shop o sa mga vet kung magkano ito. Yung antibiotic, parang nasa 650 din ata or 600 ang presyo. Medyo mahal. Sabihin natin ano, mga 1,000 to 1,500 yung magagastos ninyo. Kasi mayroon namang mga ibang antibiotic na mura lang. Yun. Tapos, alam ko mayroong isang klase antibiotic na parang 300 plus lang. Baka yun ang ibigay sa inyo. So, depende sa brand. Sa brand nagkakatalo ng presyo. Ang mahalaga, maagapan natin yung ganitong sakit para hindi na tayo masyadong problema pa sa future. Kasi ako, akala ko, normal lang nung una eh. Kasi itong alaga ko na ito,
hindi talaga ako yung may-ari nito kapag pinakoon nito sa akin. Siyempre, hindi namin pwedeng pabayaan kasi habang tumatagal, napapamahal din. So, ayun, sana itong video natin eh makatulong doon sa mga kasitsyo natin na may ganung kondisyon. So, sana maging maayos kung may katulad ko, meron din kayong ganung experience na ihi ng ihi, kasi maya ihi, hindi normal yun. Parang sa tao, kakaihi mo lang, tapos iihi ka ulit. Ang dami ng ihi, tapos inom ka ng inom ng tubig. Ang masama pa, may kasama ng dugo. So, ayun, sana nakatulong sa mga kasitsyo natin. Thank you.